Dahil dito, sila'y pinadalhan ni Yahweh ng makamandag na ahas at sino mang masukan ito ay mamamatay. Patay talaga, nakaano eh, nakahiga pa. Tapos po, 21. Nutusan po ng Diyos si Moses na gumawa ng tanso. Kung sino man ang tumingin sa ahas na matuklaw, tanso. Kasi kung sinang matukha ka, tumingin ka lang, mabubuhay. Napasa ko kasi. Galing naman. Napasa ko. Kasi ano, nagmakaawa ng mga Israelite. Ang dami na matay. Kaya pala may sign na kanya, no? Yung... Kung sino man tumingin sa... Tapos, tumingin lang sa tanso. Hindi ikaw mabubuhay ulit. Oo. Assign na lagi si Deacon. Deacon, napamatuto. Niniwala po ba kayo na ang Bronze Snake ang mag-save sa kanila? Titignan lang nila yung Bronze na Snake. Buhay na sila. Amen. Naniniwala po ba kayo? Amen. Yun ang sabi ni Lord. Significance po sa Christianity,
The serpent of bronze in Numbers 21 is a well-known image for Christians because of its use by Jesus in the Gospel of John, Gabong 3:17-3:14. Jesus discussed his destiny with a Jewish teacher named Nicodemus by referencing a passage in two parts of the Torah. Jesus gave a direct comparison between the raising of Son of Man and the Ark of Moses serpent. Being raised up and demonstrating the significance of the cross, yes, as a spiritual healing from the curse of sin. Amen. So, isipin nyo na lang po kung parang ilang regular mo dito sa church. Maraming ass dito. Maraming regular mo. Paano kung wala yung brush nick na titignan mo?